Okay mga katatak, set up lang muna natin tong pambatak natin, ano. Lapit lang natin dito sa ating frame. Ito, lapat natin yung screen. Sapat lang para dun sa magkaroon ng kapitan yung ating pambatak. Bali, ang size nga pala na ito mga katatak, mas malaki ito kumpara sa screen natin para merong sobra na yun yung kakapitan ng pambatak natin. So, set up natin. Ito nga pala mga katatak, lalagyan ko ng kahoy yung bawat thread o bawat tornilyuhan na yon. Kasi, yung iba kong thread is sira na, hindi na siya kumakagat ng maayos. Saka para makadagdag ng mas magandang puwersa pag may palaman na kahoy. So, ganyan yung setup natin mga katatak. Bali, ito yung setup niya mga katatak. Ayan siya. Nilagyan natin ng pakain. Ng ano? Ng pampa... Basta nilagyan pa natin ng palaman. Itong mga kahoy na to. Yan. Nilagyan natin ng ganyan para mas makadagdag ng puwersa. So, yan. Okay mga katatak, higpitan na natin unti-unti yung ating pang-DN o pang yung sa pambatak natin, higpitan na natin para hindi ko mawala yung ating screen. Unti-untiin lang natin para maging pantay yung higpit niya at hindi siya magkaroon ng problema. Tapos batakin natin unti-unti itong ating pambatak. Nga pala ito, nagkaroon ako ng problema. Yung thread kasi na itong pambatak na to is nasira na. So, ayaw niya nang kumagat dun sa ibang parte. Kaya kailangan diskartehan. Bali, luluwagan ko yung kabila. Saka ako ngayon, pipilitin na maipaghigpit. Okay na ngayon. Ito, saka natin unti-unting batakin bawat gilid. Para maging pantay pa rin yung batak niya. At ma-check natin kung... Okay mga katatak, stapleran na natin. Bali, ginagawa ko dalawang layer ng staple. Tapos after nyo ma-staple yung bawat gilid, dapat pukpukin nyo o martilyuhin nyo para bumaon ng husto. Kasi may mga kahoy na matigas talaga or hindi bumabaon ng husto. Dapat pukpukin nyo unti-unti yon. So, dalawang layer ng staple kung nakikita nyo para mas matibay at walang kawala. Saka para hindi magkaroon ng problema. Okay mga katatak, so ito, tapos na natin siyang i-gantaker. Ngayon, mamartilyuhin lang natin ulit yung mga gilid-gilid na yan pagkabaklas natin para lumapat ng husto yung ating staple.
okay, pupukin lang natin tong bawat gilid para bumangon ng gusto yung ating staple, para lumapat ng maganda yung screen natin, hindi magkaroon ng problema. Yan. Yo, what's up mga katatak? So, yun, ganun tayo magbatak ng screen. Nga pala, konting discussion lang to about dun sa ating pambatak. So, yung pambatak natin, binili ko siya 2019. So, nagkaroon ako ng problema agad. So, one year old pa lang siya ngayon. Wala pang isang taon is nagkaroon na siya agad ng problema. So, una, napulpul yung mga thread nung higpitan at luwagan. So, malaking problema yon. Tapos, yung mismong bumabatak sa screen, napulpul na rin yung ibang thread. Kaya, hassle-hard tayo pagka ginagamit. Yun ang problema nung pangbatak natin. Tapos, pansin ko is medyo hindi siya ganong accurate or hindi ganong maganda yung performance niya. Pero, dahil nako-control natin ng maayos. Kumbaga, no, tiyaga na lang talaga kung may pambatak kayo na gano'n. Tiyaga na lang kung paano nyo ayusin, kung paano lulupit yung pagkakapatak. So, gaya no, nilagyan natin ang kahoy para magkaroon siya ng dagdag puwersa. Saka yung mga ngipin niya o yung thread ng mga higpitan is makontrol din natin. Gaya nun, dati, yung bandang ibabaw ng thread, pull na kasi, di ba, baon na baon. So, nilagyan natin siya ng palaman para ang magamit natin na thread is yung mga bandang dulo na. So, yun ang naging problema. Pero, nagawa naman natin ang paraan. So far, plano kong maghanap ng malupit na stretcher. Gusto ko sana, stainless yung mga thread kung meron para mas matibay. Tapos, yung talagang reliable siya pagdating sa batakan, matibay, sulit yung pera natin. So, yun. Dito ko natataposin itong video natin mga katatak. Pwede kang mag-like, comment, and subscribe. Ingat kayo dyan sa mga bahay-bahay nyo. Keep safe. Sana matapos na itong pandemic na nangyayari sa atin. No? Peace!